umaabot sa lahat ng mga sumusubaybay sa himpilang ito ng 101.3 FM Radyo Natin Udyongan. Muli pong nagsasayang papawid ang inyong programang Mata ng Bayan. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Awi Eranes, na laging nagsasabing sa bawat buti na impormasyon na inyong malalaman. Nawa ay magsilbi itong puno na tutubo sa inyong kaisipan. At tulad pa rin po ng dati, tuwing tayo maganap natin programa sa himpilang ito, atin po muna hingin ang bendisyon na ating dakilang lingkod. Mapagpala at mapagmahal ang Diyos sa mga nasa langit. Sa oras po ito, kami po ay muling lumalapit sa inyo, pahingin ninyo po bendisyon para po sa aming gagawin programa. Nawa, ang aming puminsahing dadalhin sa oras na ito ay magsilbing inspirasyon at kaliluan sa lahat ng mga sumusubaybay sa oras na ito. Pagpalaan niyo po ang inyong abang lingkod, gaya hindi na aking mga kasama sa oras na ito, ang ating po programa upang sa ganon ay patuloy po kami makapaglingkod sa inyo, gaya din sa aming mga kababayan. Ang iyong pong biyaya ay patuloy din naming inihiling upang patuloy naming maganap ang aming tungkulin sa inyo at sa bayan. Lahat pong ito ay isang matiling namin, lakip lagi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At sa ating pong mga kababayan, ano, medyo meron po tayong mga bagong format ngayon ng programa. Ano, at maliban po sa, siyempre pa, go live pa rin po tayo, medyo dadagdagan po natin ng konti ating pong setup ng programa. At siyempre pa, bilang panimula pa, no, ating pa rin pong binabati ang ating pong mga opisyal na namumuno dito po sa Bayan ng Udyongan. Una po, ano, sa pamumuno po ni Mayor Trina Permalo. Okay. So, medyo naliligaw po tayo ng konti dahil gusto po natin pagandahin ang gusto ating po programa. Kaya nga po, no, pinagsisikapan natin sa unang araw ay medyo nagbabago po tayo ng setup at gusto po natin na ayusin. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo at nais po nating bigyan daan, ano, na ang ating pong programa pa rin ay mapapanood via Facebook Live at the same time sa www.ustream.tv/channel/dcbg o kaya po, ano, sa akin pong personal Facebook account, Emmanuel Eranes. Okay, so ayan. So sa dami po na ating mga pinipindot-pindot dito na medyo maliligaw po tayo kung minsan, no? Ayan na. Pero ganun to man, kahit tayo po ituloy-tuloy. At atin din po pinapabot, ano, ating po pagbati syempre sa pamunuan po ng Udyongan District Jail, sa pamumuno po yan ni Jail Senior Inspector Jam Soriano at sa lahat pa rin syempre ng mga personnel and inmates natin dyan, no? Kung saan po ay regular po silang nanonood at ngayon po nakikinig sila sa atin ngayon, no? Nanonood via Facebook Live at syempre pa sa mga regular nating nakikinig live, ano, dito po sa ating radio program pa rin. Yung mga local listeners natin, mga regular avid listeners natin, ayun, at naliligaw-ligaw na po tayo. Anyway, para po sa ating po mga announcement, sa pong mahalagang announcement po, ano, ating pong ipapaabot sa ating pong mga kababayan, particular po, no, sa mga magulang at mga estudyante na yung pong darating na pasukan. Ito po ay panawagan, ano, mula po kay Ms. Ginang Luz Makalisang, Principal 2 po ng Tanagan Elementary School. Ngayon po Mayo 15 to 2017 ay muling gaganapin ang Brigada Eskwela sa buong bansa upang ihanda ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase na darating na Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ang Tanagan Elementary School sa Tanagan San Andres Romblon ay malugod na iniimbitahan ang lahat sa bayan ng San Andres. Ganon din ang mga alumni ng nasabing paaralan na makisa sa pagsasagawa sa bayanihan sa nasabing paaralan, kagaya ng pagpintura, pagkumpuni ng mga sirang upuan, lamesa, bakod at iba pang kagamitan ng paaralan. Matanggap din ang paaralan ng donasyon ng mga pintura, semento, buhangin, grata, bako at mga materyales sa
sa konstruksyon. Kami po ay lubos na umaasa na magkita-kita tayo sa Brigada Eskwela 2017 sa Tanagan Elementary School. Maraming salamat po. Mula po yan, no? Panawagan po yan ay mula po kay Ginang Los Makalisang, principal to ng Tanagan Elementary School. Ayun. Diyan sa ating po mga friends, ano, na naka-view ngayon kay Rosa Piso Levin. Ayun. Happy viewing. Mahina daw yung audio natin, Parikoy, ha? Sa ating pong technical side. At ayahan ko ninyo, ano? Nasusunod po nating pag-tatalakay dito ay sisikapin po natin na magkaroon po tayo ng mga additional gadget para po makuha natin yung desired nating audio, no? So, anyway, tuloy-tuloy po tayo at atin din pong binabati, no? Ang Magramo Store. Yun, kanina pa tayo papabati. Happy listening dyan kay Taba sa Magramo Store. Ayun, ha? At bago tayo magtuloy-tuloy, hanap buhay po muna. Ang Romilio's Drugstore na matatagpuan sa harap ng Romilio's Hospital ay bukas araw-araw kung saan mabibili ang sari-saring gamot na laging bago. Mayroon din pong sangay ang Romilio's Drugstore sa poblasyon San Andres Romblon. Ang Romilio's Drugstore ay pag-aari ni Engineer Rumi Torrentin. Tuloy-tuloy po tayo. Sadami po natin pinipindot dito. Naliligaw po tayo, no? At tuloy-tuloy po tayo. Ang Cassandra Bake Shop ay dealer ng tinapay tulad ng pandesal, pastry bread, cookies and cakes at marami pang iba. Ito ay matatagpuan sa tapat ng Barangay Hall sa tabing dagat sa Baywalk area sa bayan ng Udyongan, Romblon. Pasyalan ng kanilang kapihan sa Baywalk tuwing umaga. Hanapin lamang si Joe. At umorder sa numerong 0921-260-7798. Welcome to Mount Dion Garden Resort. Ito ay matatagpuan sa Barangay Pangon, Udyongan, Romblon. Ang Mount Dion Garden Resort ay mayroong mga sumusunod na amenities tulad ng swimming pool para sa matatanda at bata. Ang entrance fee ay 50 pesos per day at 70 pesos per night. Mayroon din pavilion, restaurant at bar. Nagkikita din ang Mount Dion. Ang Mount Dion ay mayroong video occupiers, conference and meeting rooms, event place, locator, wedding, debut, birthday. Meron din cabanas o lodging house na fully air-conditioned with TV built-in toilets and bathtub sa murang halaga na 1,000 pesos 12 hours at 1,500 pesos 24 hours. Libre po ang wifi kaya tara na sa Mount Dion Garden Resort. For more details, contact Divine Baharil Report 2 at cellphone number 0929-676-3672 o sa 0919-980-6343. Kung hanap nyo ay mapapasilang beach resorts ngayong summer, puntahan ang Sandcastle Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Agbudlo, San Andres Romblon. Ang Sandcastle Beach Resort ay malinis at pino ang buhangin. Tahimik na lugar, maayos ang pasilidad at friendly mga staff. Sa gustong mag-enjoy ng palikot sa dagat, may available na kayak at rubber boat. Ang available din ang food catering. Para sa reservation, kontakin lamang yung numerong 0929-676-3672 or 0919-980-6373. Okay, tuloy-tuloy po tayo, no? At para po sa ating pong announcement, ating pong pinapabot, ano, na may gaganapin pa rin pong beach volleyball dyan po sa Sandcastle Beach Resort. Yan po ay sa darating po ngayong week na to, no, na-postpone po sila nung nakaraang, supposed to be, nung kahapon ito, ngunit nagkaroon po ng kaunting problema at ito po ay i-reset nila ngayon pong darating na linggo. So abangan po ninyo ang announcement natin, ano, dito pa rin yan sa Mata ng Bayan. Happy listening pa rin dyan sa mag-asawang Tatay Ipi at Nanay Mining Palyorin. Siyempre pa sa Barangay Bangon yan, ano? At sa lahat pa rin natin po mga listeners, local man o abroad, uniulit-ulit po natin, ano, ating po programa ay mapapakinggan via www.ustream.tv/channel/DCVideo kaya sa aking po personal Facebook account, Emmanuel Eranes. Special greetings pa rin dyan, ano, sa bahay, sa aking po magina, kay Milros, kay Rapuccino,
at kay Princess Amy Rush. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pong mga paksang tatalakayin ngayon, atin pa rin po pinasasalamatan atin po mga sponsor. Siyempre pa, dahil kung wala po sila, wala po tayo sa programa ito. Una po, sa pamunuan ng provincial government, sa paumuno po yan ni Gobernador Lolong Permaro. Kaya din, ano? Sa ECF Commercial and Bake Shop ni Kapitan Tikboy at ati Jelek Fernandez. And then, sa RJ Construction and Trading, sa Diariano Builders, sa KW Appliances, sina Paring Oliver at Paring Kenneth Lim, your one-stop shop motorcycle appliance and power engine store. Ngayon din, sa The Twin Dragon Construction, ni Manong Alican Fernandez, maraming salamat po. Ngayon din, sa Tablas Forwarders, safe at sigurado ang padala mo. At syempre pa, sa ating latest na kasangga at kakampi sa programa ito ay Konsihal Kit Termalo. Maraming salamat yan. At syempre pa, para pa rin po sa inyong reaksyon at komentaryo, mag-text po lamang sa numerong 0920-807-5076. At syempre pa, no? Kararating pala na ating pong kasangga. Siyempre pa, wala iba, kundi si kasamang Judy Papo. Diyos, bati mo na! Okay, good morning Sir Awe at sa ating mga tagapakinig po sa buong lalawigan ng Romblon, sa mga Karatig Provincia po ng Antique, then sa buong Mindoro po, dyan po sa Isla ng Sibuyan, sa bayan po ng Magdiwang, Cahidjokan at San Fernando. Siyempre dyan po sa bayan ng San Andres, sa may poblasyon, sa Palino, sa Goho at sa buong pamilya po ni Kuya Fred. Siyempre sa mga taga-barangay Anahaw, sa may Sitio Bating, sa Magbanwa, Masangkay Yap at Masangkay Family na kung saan po ay parating nakatutok po sa radyo natin audio ngayon 101.3. At siyempre batiin na rin natin po yung ating mga tagapakinig at tagapanood ng batch 2009 ng Anahaw Elementary School, kina Jesseline Masangkay, Daryl Romero at Diana Bilgamos. Good morning po at patuloy po tayong makinig sa programang Mata ng Bayan dito po sa 101.3. At sa lahat-lahat po, kana Ma'am Rosa P. Sullivan, Sir Fred Pavila at kana sa lahat po ng viewers sa via Facebook Live, good morning po at dyan po sa Lipa City, Batangas, sa family po ni Christian Balita at sa Sibuyan po sa may barangay Mabini, kana John Belrelano Roda at syempre kay Sir Paul Jason Post at kay Kuya Lyle, happy viewing po. Okay, kuya no, sa ating pamarikinig, no? Makahapon ulit si kasama Joey. Okay, so tuloy-tuloy po tayo at sa dami po natin paksa ngayon, no? Para po sa kalaban po natin mga nangyikinig, dapat po, no, nai-anon po natin noong nakaraan na ang atin po dapat na magiging bisita ngayon ay wala pong iba kundi si Sangguniang Bayan Member Didin Dimaala. Ngunit sa ikalawa pong pagkakataon, medyo nagka-problema po ulit at mayroon pong emergency meeting sa Manila. Ngunit siya po ay nagpadala sa atin ng kanya pong mensahe, no, na iparating sa ating mga kababayan sapagkat hindi po maiwasan sa tawag po ng trabaho. Ito po yung kanya text message, no, atin pong babasahin para po maiparating lang natin sa ating mga kababayan. No. Supposed to be, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang tungkol po sa transportasyon, no? Marami pong mga nagpaabot ng kanila pong karaingan, lalo na ngayon, ha? Maliban sa transportasyon dito po sa lupa, no? Dito sa particular, dito po sa bayan ng Udyungan, isa pa rin po sa grabing nirereklamo sa ngayon ay ang tambak-tambak na pasahiro dyan po sa Montenegro. Mamaya po, no, atin pong pag-uusapan yan at babasahin po muna natin ito pong pinadalang mensahe ni Sangguniang Bayan Member Didin Dimaala. Ito po yung mensahe niya. No? Nais ko lamang pong magandang umaga po sa ating pong mga nakikinig sa programang Mata ng Bayan. Nais ko po lamang na iparating sa lahat na ang tricycle at tri-bike operators na nag-uumpisa ng ipahuli ng munisipyo. Yeah. Kaya na, mula pa noong Mayo 1, ang mga kulurom, walang prangkisa.
At syempre pa, pati na yung mga expired na prangkisa. Ang dami-dami yan ngayon, no? Ang dami yan nag-operate, no? Sa ating pong mga tricycle, ano? Ang mga tricab, ano? Ito ay matapos na bigyan ang mga kulurom ng palugit na isang buwan upang i-renew o mag-apply ng bagong prangkisa. So yan po, no? Naka, yung ating pong textmate na pinadala sa atin ay nakabot ito eh, naka MMS. Mabagal po yung ating pagbasa, no? O ito po yung kadugtong. At sa June 1 po ay pansamantalang magkakaroon ng moratorium para sa mga bagong prangkisa ayon sa ipinasang board resolution ng MTFRB, o ito po yung tinatawag na Municipal Tricycle Franchising Regulatory Board. Yan po ay pinasa ng sangguniang bayan po ng Bayan ng Udyungan noong Webes pa po, no? April 4. So, yun po, no? Yun po ang panawagan sa akin at nais iparating ni Konsihal Divin Dimaala. Siya po yung chairman ng Committee on Transportation. Okay, happy viewing dyan. Kinaping, ano? Nanonood sila kay Lano, no? Dyan sa Batangas. Happy viewing sa inyo dyan. Marami po tayong tagapagsubaybay natin via Facebook Live. Kasamang Joby, kunin mo muna itong aking monitor at basahin mo lahat itong mga nagko-comment dito, no? Dito para mabasa natin, mabigyan po natin ng pagkakataon yung ating po mga nanonood sa atin, ano? Para po mabigyan natin ng pagkakataon na mabasa kanila po mga comments. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At bago po tayo magtuloy-tuloy, atin po rin muna basahin isa pong national news. Bago po natin dakuan, ano, ang mga local news natin para po mabigyan natin ng update yung ating mga kababayan, lalo na yung mga hindi po nakapanood ng telebisyon. Okay, ito po, no? So bago po natin pasayan, ano, sundan mo muna ka, Joby, yung ating po mga nanonood na nakikita mo, nakikibaybay mo. Alam, basahin mo muna ang kanila pong mga comments, ano. Ayan. Ha? Ah, okay. So, mamaya-maya ng konti, no? Ah, ito po muna. National news po muna tayo. Lacson slams Duterte sweeping assault on CA. Ito pong balitang ito, no? Ay, ito po'y bunga ng katatapos lamang na rejection ng appointment sa DNR post ni dating DNR Secretary Gina Lopez. Para po sa detalye ng ating pong balita, the President's remarks that lobby money prevailed in Gina Lopez's rejections as Environment Secretary was a sweeping assault on the integrity of the Commission on Appointments and its members, Senator Pantiloping Lacson said on Friday. On Wednesday, the CA rejected Lopez's appointment as Secretary of Department of Environment and Natural Resources. Sayang si Gina. I really like her fashion. But you know how it is. It is the democracy and lawi money talk. I do not control everything. I am the head of the executive department. The president. Congress is controlled by the Senate president and the speaker, the lower house and the upper house. President Rodrigo Duterte said in a speech on Thursday. Lacson, who voted against Lopez, called Duterte's remark unfortunate and uncalled for. When I am sure the President Lavimani talks comment does not apply to me, and I have already cited my reasons for rejecting Ms. Lopez. I think it is unfortunate, if not inappropriate and uncalled for, the senator said on a text message. It is a sweeping assault not only on the integrity of the members of the CA who voted for rejection, but the CA itself, being an independent constitutional body. I am almost sure those members who are his allies in both houses of Congress, I am not referring to myself in this regard.
added Lacson, who is part of the majority bloc in the Senate. In a statement on Thursday, the senator explained why he did not vote for Lopez's confirmation. The confirmation of a presidential appointee or nominee, especially a cabinet member, by the commission appointment always follows no basic criteria, fitness and qualification. Passion and enthusiasm do not automatically translate into the two criteria, he said. Ms. Regina Lopez obviously has a lot of passion and enthusiasm. But evidently, in my own observation and analysis of her performance during the entire confirmation proceedings, she's not fit for the job, nor is he qualified. Worse, she admitted arrogated unto herself the authority which is not prescribed under the existing laws of the land. That makes her potentially dangerous as a department head. Further, she has authoritarian tendencies, Lacson said. Senator Joseph Victor Ejercito, meanwhile, said the public perception of Lopez's rejection by the CE would not have been as bad if some of its members who had inserted interest in mining took his advice. But here you have the head of the House of Representatives, contingent vice chairman of the powerful CE, also part owner of the one of the biggest mining firms in the country, Ejercito said in a separate text. The senator who voted for Lopez's confirmation was apparently referring to San Juan Representative Ronaldo Zamora. A little delicadeza should have changed the perception, Ejercito added. So yan po yung ating balita, no? At alam po natin na naging mainit po yung issue yan dahil nadismaya po, no? Hindi lamang po personal si Gina Lopez, kundi maging ang buong sambayanan, ano, na naniniwala po sa kakayahan ni Gina Lopez bilang sekretary po ng DNR. Sa history po ng DNR, ano, sa mga naging sekretary, wala pa po sa tingin po natin, ano, wala pa naging ganoon katindi ang pagmamahal at pagiging seryoso sa trabaho ni Gina Lopez kumpara po doon sa mga nakaraan, ano. Yan po ang ating nakikita rito dahil hindi ko na kailangan suhulan pa si Gina Lopez ng pera. May pera na, mayaman na yan si Gina Lopez. Eh. But anyway, yun po ang nangyari. Ano? Mamaya pong konti, atin pong itutuloy ang pagtalakay sa issue yan. May text message po tayo dito. No? Basahin po muna natin. Karamihan sa mga kolorom na hinuhuli ay sinasabing kumpare daw si Jepe at kumare si Mayor. Yun lang. Kaya malakas loob nila magbiyahe pa din dito sa bayan. Sana lahat ng mahuhuling kulurok ay ini-impound para wala nang mag-ikot. Pakipaabot kay Mayor Trina. Salamat po. Ayun doon sa nag-text, ano? Marami pong salamat sa inyo. Ayan po ninyo at makakarating ito sigurado. Wala pong duda, makakarating po ito kay Mayor Trina. At syempre, pa kay Hippie, ano? Ang inyo pong reklamo. Sa totoo lamang po, ano? Sa ating po mga kababayan, ay nagsisikap naman po, ano? Ang pamalaang bayan. Partikular, meron pong memorandum. At meron pong mga kwa na talaga dyan, kumikilos. Kaya ano yung outro, ano? Ito pong yung tricycle regulatory unit, tricycle regulatory unit. Sila po talaga yung mga, kwa dyan, no? Yan po, pumuno po yan, ano? Na kanilang team leader, si kasamang Moncara. Si kasamang Ramon Caraga. Ayun, at the viewing, Moncara. Ito pa po, no? Another tweet pa rin ito. Message ka, Jubi. Udeng Garawi, opo, tama nga nagkakakulihan ng mga kulorom. Ang problema ay ang nanghuhuli ay dalawang oras lang. Pag alis na mga nanghuhuli, ay umiikot ulit na kulorom. Bakit di sila manghuli ng hapon para wala ng kulorom na umiikot? Kawawa naman ang mga kumukuha ng mga prangkis. Sana ay may pangil ang paghuli at ini-impound. Ayun, maraming ulit salamat, ano? Sa ating texter. Talaga may iwasan yan na may mga ganun. Sana po maintindihan din ating kababayan, no, na limitado lang din ang mga personnel ng outro. Pero yun nga, no, panawagan din natin sa kanila. Tama rin po yung suggestion, ano, na sa hapon din ay mag-apon din sila, no, magbantay rin. At yung ulit-ulit natin, yan banda po, no, sa may harap ng bagong palengke, yung papasok sa palengke. Lagi pong nag-create na traffic dyan, alos araw-araw, tuwing umaga. Yan lagi po natin napapansin. Andiyan po lagi yung tracking na nagdi-discarga. Matagal na po natin sinasabi yan na
Yan po, ano, bawal po ang magkarga, magdiskarga dyan banda sa may tapat, ano, ng bagong palengke, papasok. Ang pagbaba at pagkarga po ng mga kargada dyan dapat ng mga tracking ay bago mag-alas 6 ng umaga. Yan po ang kalagay sa ordinansa. Pero medyo naging maluwag pa rin po dyan, ano, ang ating pong pamalaan dahil binibigyan nga sana ng pagkakataon. Kapag hindi lang binibigla, pero dapat ay implementa na yan para naman magluwag. Dahil kung umaga, lalo kung linggo dyan, ha, kadubi, ang pag ikay napunta dyan, grabe ang traffic dyan talaga, dyan sa may harapan ng bagong market. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo. At wala, may mga ano ka dyan, may mga local concerns. Yung mga local concerns, alam ko, marami sa iyo nagpapabot, kadubi, ha, ng mga reklamo dyan, ha. Kaya yung pinakalas ng OS yung sa... Right. Sa, yung sa Montenegro nga, yung sa... Mamaya, ano, tatalakay natin yan. Pero may panmura tayo, yung top 10 drug personality arrested in bypass operation po sa bayan po ng Magdiwang sa isla ng Sibuyan, Romblon, na kung saan nga po ay naaresto itong si Ramon Rivera Mayor Jr. or yung si Mun Ching, 62 years old, na kung saan po ay retired government employee at residente po ng Poblasyon Magdiwang, Romblon, as listed as top 10 drug personality of Magdiwang Municipal Police Station. Ito po ay ayon sa PDEA na kung saan nga po ay nagkaroon itong bypass operation noong nakaraang araw na sa pinagsamang pwersa po ng PDEA 4 Victim Alpha Romblon, PIB PDEO, Magdiwang MPS at Romblon Provincial Police Office at ng Magdiwang MPS. Na-confiscate po sa operation confiscated during the operation were 3 pieces of hidden transparent plastic sachets containing white crystalline substance suspected as shabu with estimated weight of 0.3 gram worth 1,500 pesos and bypass money. Cases for violation of Section 5 and Section 11, Article 3 of Republic Act 9165. Yun okay. Po yung ating pinakalitis na balita po dyan sa Sibuyan Island Romblon na kung saan na po ay nasa kote yung top 10 drug personality ng Sibuyan, particular po sa bayan ng Magdiwang, Romblon. Okay, so doon po, no, isa po yan sa ating pong latest update tungkol po sa mga panghuhuli, no, particular sa programang War on Drugs ng Gobyernong Duterte. Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy, atin din po bigyan ng daan, ito po isang mahalagang mensahe, no, ng ating pong mayor dito po sa bayan ng Udyongan, no. Nasamantalahin na rin po natin, ano, ang kanya pong mensahe, ano, sa ating po mga kababayan para po maiparating at nang malaman na mayroon po mga ginawang accomplishment, ano, ito po ang ating pamahalaang bayan ng Udyongan. Wala po kay Mayor Trina Permalo, Permalo, masaya ko pong pinapaalam na bunga na ating pagpupursige, magbubukas na ang Monfort Academy ng Technology Vocational Course sa bayan ng Udyongan. Simula sa June 29, 2017, magsisimula na ang Computer System Service Course. At may scholarships pa na 50 out of school youths na mahihirap ng mga bata. Susunod dito ang mga kurso sa driving at food and beverage service. Isa po ito sa mga pangarap at plataforma natin na may sasakop na naisakatuparan na magkaroon ng technical vocational na espilahan sa bayan ng Udyongan. Maraming salamat sa mga Monfort Brothers, lalong-lalo na kay Brother Matthew, Brother Marianan, Brother Ryan at Brother Seba sa kanilang pagpapatigayon. Malugod namin kayong tinatanggap sa bayan ng Udyongan. Salamat din sa testa, sa pamumuno ni Sir Mandy Aquino sa suporta. Ang mensahe pong yan ay mula po kay Mayor Trina Permalo. Ayun ka, Jopi, ha? Magkakaroon na tayo ng vocational school. Sa totoo lamang po, no, ang vocational school dito ay maliban doon sa Monfort at saka sa testa sa Alcantara, yun lang, ano? Pero ngayon, magkakaroon na po dito sa bayan ng Udyongan. Yun ang ating hinihintay. Pwede ka rin doon ka, Jopi, ha? Wala namang limit yan, di ba? Pwede naman, kahit ikaw ay tapos na, congratulations again. Thank you. Anyway, ang vocational ngayon ay ang mga vocational courses, ano, lalo na itong mga pinagpupukusan ng ating gobyerno, itong mga tulad nito mga food and beverage na to, yung baking and driving at mga yung mga automotive, iyon ngayon ang malakas abroad.
So tandaan po natin ano na dito po sa Bayan Aljungan, ngayon pong darating na June, magkakaroon na ng Technical Vocational School. At pinapaabot po natin yan sa ating mga kababayan, ano? Lalo na yung mga local, sa mga ating po mga kababayan, ano? Sa mga abroad, kung saan ay may mga kababayan, may mga kamag-anak po tayo na gusto pong mag-abir na dito sa Aljungan, ha? Mga taga-Aljungan. Pero pwede rin naman ng mga non-Aljungano dito, siyempre pa. Dahil kung sa tingin niyo ay ito ang gusto niyong kurso, dito po, sa darating na June, magkakaroon po ng professional courses na. Ayun, tuloy-tuloy po tayo. Nice. Doon sa kababasa lamang ni kasama Juby, no? Tungkol po sa issue ng droga. No? Nice ko rin pong bigyan ng update ating mga kababayan. Kung inyo pong naalala, nung nakaraan po natin yung pagtalakay, na-deklara po natin dito na tayo po, no? Meron po tayong mga munisipyo na diniklara pong drug cleared. At nais ko pong iparating ano, sa ating pong mga nakikinig, sa ating pong mga kababayan, na mayroon na pong kauna-unahan na naideklarang drug cleared municipality ay ang bayan po ng Calatrava. Base po yan ano, sa mga bisita natin noong nakaraang Sabado rito, yung mga pulis ng Calatrava Municipal Police Station. At ito po yung latest update, oh, yung mga munisipyong drug cleared na. Una po, bayan po ng Concepcion, ito po yung Sibali. Bayan ng San Andres, pangalawa. Yun nga, Calatrava, nauna, pangatlo. Santa Maria, pang-apat. At Corcuera, lima ng bayan ha, ang naideklara pong drug cleared municipalities. At dito naman po no, sa mga barangay cleared and with variant. Pag sinabi po natin by variant, may mga isa-isa pa rin na may mga nahuhuli. Tulad yan, nung sa Magdiwang nakapabasa lang ng Kadyobi, no? Dapat kandidato na sana yon sa drug cleared. Ay, may nahuli. So, cancel muna yan. Hindi muna yan itutuloy. Kumbaga, lilinawin uli yan. At inuulit po natin, dito po sa mga bayan na to na idineklara pong drug cleared na, hindi pa rin po pases para mawawala na po sila ng mga kasong ganon. Kasi po, no, kung mayroon po kunyari, katulad po sa bayan po ng Calatrava, ay una-una pong bayan na idineklarang drug cleared, ngunit hindi po natin sa hinihingi, baka bukas makalawa, ay biglang may nahuli na naman doon, ang mangyayari po niyan, ikakancel po yung kanilang certificate na sila ay drug cleared municipality. Kaya nga po, ang ginagawa ng mga bayan-bayan ngayon, pinagsisikapan po nila na talagang masimot, maubos ang mga drug personality sa kanila pong lugar. So yun po no, sa mga barangay naman po no. Ito po yung as of today ano, as of yung today na to ay noong Miyerkules po ito. Miyerkules po natin na po itong detail, yung data na to no. Total number of unaffected barangay ay 55, total number of certified unaffected is 48, variants of 7 out of 164 unaffected barangays, there were 40 certified drug cleared barangays and 124 variants. So, ibig sabihin, out of 217 barangay tayo kadyobi dito sa buong rumbang, 217, hindi ako nagkakamali ha, 217, 219, 219. So, out of 219, ang affected barangays ay, 164. At ang may variance pa ay 124 barangay. So yun po yung ating report sa mga barangay na sa pagdating po sa isyo ng mga drug personality. So tuloy-tuloy po tayo. At yun, balikan natin kay Jovia yung ating pinag-usapan kanina. No? Ito pong problema dito po sa Montenegro. Ito po, no? Hindi na po ito bagong isyo. Ito ay taon-taon na lamang. Taon-taon po ay lagi po nating nagiging problema ito, particular tuwing panahon ng peak season na tinatawag. Ano yung mga peak season na yan? Yan po ay tuwing Disyembre, ano? Papasok ang Disyembre. At syempre, ngayong summer, grabe po ang saksiksika ng pasahero. Happy viewing muna dyan, no? Kay Dali Bangalisan, kay Carmelon Pagunga. Ayun. Kay King Panuga ng Lipa. Happy viewing sa inyo. Okay. So,
So tulad po natin binabanggit, ano, ito pong problema niya sa Pierre. Tagtag po tayo dito ng reklamo eh. At saka katunayan, nung isang araw ay nakatanggap po tayo ng message sa Facebook na Juvia, no? Na-report na, na-report na natin eh, na grabe, parang mga baboy ang mga pasahero ng Montenegro, ah. Kita natin, mismo kahit sa may yung pathway ng CR, puno-puno ng pasahero, siksik na siksik. Ang tanong po natin dyan, ay hindi na po tinatanong doon kung overloaded ba yan, barko. Ay kitang-kita naman eh. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanan. Nagkikita po no sa picture na pinos nung isa pong nag-concern na citizen natin na nandiyan, makikita natin yan sa Facebook natin eh, no? Nandiyan po yung grabe ang tambak ng pasahero kahit saan-saan na lang natutulog. Ibig sabihin, maliban dyan sa problema niyan, may isa pang problema ka, Jobe. Alam mo kung ano yon? Yung ticket. Magkano ba yung regular na ticket yung ekonomiya presyo? 752. Pero pag ganito peak season, 1,005 ang bintahan ng mga ticket diyan sa particular ng ticket ng Montenegro. Ito no, lagi nating sinasabi yan. Matagal na yan, laging ganun ng ganun, taon-taon na lang yan. At sana no, kung dumating po sana ngayon si Concejal Divin Dimaala, isa po yan sa ating pong tatalakayin sana kung ano po ang gagawing solusyon ng munisipyo ano. Dito po sa issue yan, kasi siyempre yung pier ng Diyos at Pukto, i-covered po yan ng sanggulang bayan po yan, no? Ng bayan ng Udyungan, at siyempre, although yan ang operation yan, ay operation po yan ng Philippine Ports Authority, ngunit siyempre, ang hindi naman po absolute dyan, na sila na lang po ang batas dyan, sila na lang ang matutupang masusunod. Isa pang concern natin dyan, Kajobi, ha, na lagi pinapabot sa atin, walang ilaw pa rin ba? Diyan sa may Bonilac. Hindi, ang reklamo ngayon, hindi lang ilaw. Nung nakaraan, ang reklamo diyan, pagkagabi, walang kailaw-ilaw diyan, ano, yung ano diyan, diyan sa may pier. At ngayon, ang reklamo ngayon, naniningil sila diyan ng magkano sinisila, 15 pesos, doon sa terminal fee. Ay, ang reklamo ngayon, na ating pong tinatanta tayo ng reklamo, punong-puno na pasahero yung terminal, dadalawa lang electric pan. Yan po, no? Reklamo. Kaya para sila doon na nasa loob na pugon. Ang sinasabi po natin dyan, no? Saan nga po napupunta yung binabayad dyan sa terminal fee? Dapat kasama yan kasi. Kaya ka nga nagbabayad dahil bibigyan na ng kapalit na serbisyo. Yun nga. Ang dapat nga dyan, naka-air condition yan eh. Kung mapapansin natin, lahat ng mga terminal port, ano? Sa mga terminal, hindi Batangas, air condition. Sa iba, dito sa Katikran, ganun din. Pero dito sa atin, sa Diyungan, wala na ang aircon, dadalawa lamang ang electric pan. Ito, no, panawagan po natin sa pamunuan po ng PPA, ano? Kaibigan natin yan dyan, ano? yung port manager, ano? Yung PPA port manager, si Mr. Paharit. Sir, medyo ayusin po natin yan at ang dami pong nagre-reklamo sa amin. Kaya nga po, hindi po nawala no ang mga reklamo. Huwag na po natin hintayin na baka po kayo pa ay ma-reklamo talaga. Ang mga ganyan pong problema, pwede po makarating sa ombudsman. At hindi lamang yun, yan rin po, no, may isa rin po, ulit-ulitin natin, minsan po ay naging issue rin dyan na ang mga yung mga arastre, yung mga estibidoring, ay sila itong nagmaman ng ano eh, sa gate. Wala pong karapatan, uulitin po natin ulit, no? Wala pong karapatan ang mga arastre dyan na magbantay sa gate at naniningil. Sila yung naniningil pumapasok eh. At mahigpit pa, wala pong pinipili. Isa po sa naging biktima nila dyan ay si Dr. Dindin Formadero mismo, no? Pumasok lang, mayroon lang importanteng hinapon. At ang mamadali nga, ay hindi man lang pinapasok ng arastre. Maloko itong si arastre na to ha. Akala niya, PPA na rin siya eh. So, pero ang kagandaan lang, after na binugbog natin nga sa Facebook, nung pinos ni Doc Dindin, inabukasan daw, hindi na ganun eh. Maganda na daw at masaya na rin ang pagkumaga, nagkaroon ng kagandaan. So, importante rin talaga paminsan-minsan na nire-remind na ating mga kababayan, ano? Kaya nga po, no, ngayon din, atin din po nire-remind sila na sana yung ganitong paghandaan nyo na rin po dyan, sir, ano? Na pagka ganito mga summer, alam nyo po na siksika na pasahero at siyempre mainit din ang panahon,
Tapos ang mga pasahero pa dyan ay nag-drumugan, ika nga, dadalawa lang ang inyong ventilador. Ay, nako. So kung ayaw po nating araw-arawin po natin yan, pag hindi po yan naayos. So yun po yung ating sinasabi rito. Ayun. Ang hirap po kasi pagka hindi po yan nire-remind, akala nila okay lang ang kanilang ginagawa. Ito, may text message tayo dito. Oh. Aring Awe, tama ka. Grabe talaga management ng Montenegro. Sabi nila, may fixer daw. Imposibleng hindi alam ng port manager ng Montenegro ang kurakutan sa loob. May nabibili ang mga turista na ticket. Tig 1,500 ang halaga. Nakapwesto sila sa tabi. Paan ang CR? Isipin mo yan. Nakaupo. Bumibili sila ticket, makauwi lamang. Yun po yung problema, Batat Summer. Kasi kaya nga po, in fairness din sa ating mga kababayan, ano, ng mga umuwi. Kasi, ang problema nga kasi dito, dahil sa tambak ang pasahero, limitado lang yung mga barko na may biyahe. Ang iba, dahil nagmamadali ka, so, kung baka pikit mata mo na lang na tinatanggap ang ticket, pikit mata ka na lang na bibili ng yung sanit na 752, ay 1.5, ang sasabi sa'yo, sakay ka o hindi? Sakay ka, 1.5. So, ikitmata na lang. Dahil gusto mo makauwi, kailangan mo makahabol sa trabaho, ikitmata mo bibilin yung 1,500. Yan po ang problema, no? Kaya nga po ating panawagan dyan, ay sana ay silipin din yan ng management ng Montenegro. No? Hindi na po nakakatuwa. Noon pa yan ang problema, eh. Ay hindi po natin yan titigilan hanggang di po yan naayos. Isa pa sa dating reklamo rin dyan. So, hindi na po sa isa lamang, ano, hindi lamang po sa pamuno ng Montenegro, kundi maging sa lahat po ng mga barkong bumiyaya, sa Tugo, at yung sa well, ano, yung, ano to, yung Batangas, Starlight. Pagsikapan po ninyo na linisin lagi ang inyong mga CR, dahil noon pa po yan nireklamo, meron po tayo nakakausap, ano, na sa pong turista. Eh, hindi po dahil turista siya, ay ate po pinapat, hindi po yun. Pero ang tanong doon kasi, valid po ang kanyang reklamo. Ano po ang kanyang reklamo? Bagong-bagong salpa sa rito, bagong dating sa probinsya ng Romblon, at siyempre gusto niya ma-experience na makasakay ng barko. Ang ginawa po niya, di sumakay ng barko, Montenegro, hindi po nagkakamali, yun po pagkakakwento niya. Pagpasok niya sa CR, pag-ihi po niya, no? Hindi pa nga siya nakaharap doon sa pintuan ay umaalingasan mo yung amo ng alam mo po ano po ang kanya sinasabi sa atin nung nakausap? Sabi niya, salit na babalik ako rito, nadala ako. Dahil isipin mo na agad yung beno. Siyempre, unang dating mo rito, impression yan eh. Siyempre, dahil yun ang naramdaman mo, wala niya, pagbalik niya, hindi na bumalik, nadala na. Pagka pagbalik na ng Manila, hindi na. Nagkwento pa sa mga kasamahan. Mas nagrabe daw pala doon. So, ibig sabihin, hindi po nakakabuti pagka ganun. Kasi yan ang pinakapintuan natin eh. Dalawa po ang ating entry point papunta rito sa atin sa lalawigan ng Romblon. Ano yun? Siyempre, pier. Siyempre, sa mga pier. Sa barko, siyempre. Pangalawa sa airport. Medyo sa airport, wala pa tayo narinig. Pero meron din, ha? Nung nakaraan, nulis na ang the mayor of Corcuera, nagre-reklamo. Ano pong reklamo nila? Delayed po yung travel. Delayed ang travel ng mga aeroplano. Pero mukhang na-address na yata yun kasi wala na ngayon nagre-reklamo, eh. Ha? So, yun po ang ating papel dito, Kadyope, no? Nire-remind yung ating official. Tulad yan, sa pamunan po ng Montenegro Shipping Lines, tingnan po ninyo, silipin po ninyo yan. Eh, huwag pong puro kita na lang ating po titingnan. Tingnan din po natin yung servisyo. Tandaan po natin, binibigyan po kayo ng prangkisa for the convenience ng ating po mga mananakay na tinatawag. Kaya, medyo pa naman po, no? Kunting concern din. Huwag lang po puro income ang ating titingnan. Tingnan din natin yung servisyo natin. At lalo na panahon ngayon, na talaga nga, ito, pansin mo Kadyobi ngayon, ha? Grabe nga ang taksa ng pasahero. Kahit galing sa Semara, no? Yung mga bangka na maliliit, grabe punuan dahil sa tindi po ng mga nagbakasyon, sa dami po ng mga bakasyonista ngayon, dahil siyempre, sikat na Romblon eh. Sumikat pa lalo kagabi dahil napanood mo Kadyobi. Pero naging hashtag sa social media yung biyahe. Pero hindi mo talaga siya napanood kagabi. Pero nung nakaraan pa, talagang ipapalabas. Papalabas nga, pero hindi mo napanood. Pero hindi pinanood. But anyway,
Congratulations po ano sa biyahe ni Drew at nabigyan po tayo ng pagkakataon. Siyempre, dahil yan sa paipagtulungan na rin na ating kasamahan, particular ni Paul Gadget Boss. Hey Paul, happy viewing. Samang Lyle, ha? Kumusta si Bibi Gil? Okay, tuloy-tuloy po tayo. At meron pa rin po tayong issue dito kadyubi, no? May oras pa tayo. Ito po pinarating naman sa atin na reklamo, no? Diyan po sa bayan po ng San Andres, ha? Ating mga listeners sa San Andres, happy viewing po sa inyo, ha? Happy listening, happy viewing at the same time. Inararating na naman sa atin, no? May reklamo pa rin. Kung naalala mo kadyubi yung reklamo dito sa atin, ano? Nung nakaraan na may pangulong dyan na nag-operate. Yan pa rin ang reklamo, no? So, panawagan natin ulit kay Mayor Doc Robillos, ano? Pakisilip there ang pan dyan, ano? Mayroon nag-operate, may nagreklamo naman sa atin. Yung nire-reklamo natin pangulo, tumigil lang na ilang araw. At din kagabi daw, nag-operate, naging dalawa pa. So, ayun. Pakisilip naman po yan, sir. At doon sa ating pong Municipal Agriculture Officer dyan. Tingnan po ninyo dyan, mismo mamaliliit po ninyo mga isda. Yan po sa Barangay Kalunapon. Sila po yung nagre-reklamo at kawawa naman yan. Tandaan po natin, yung pong municipal water para po yan sa mga municipal teaser box. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At syempre, ang atin pong mga local issues kadyubi, no? So, kumusta na yung nangyari dyan? Okay na ba yung pa natin? Okay na ba yung scholarship nung Arisyo? Ayong sa PGSP, ay nagpapasalamat pala yung mga estudyante ko ng PGSP sa buong satellite campus, yung mga taga Sibuyan, then Sawang, Sampag at Sirawe. 6,000 na po talaga yung natanggap ng mga PGSP. Bali may yes sir, bali nasa 400 plus po yung nakatanggap. Bali yung sa pinakamarami is Arisyo main campus, then next is yung sa Sibuyan campuses. Bali yung bago nag-graduation sir is bago nagtapos yung April, yung May, yung March, na-release. Bali yung sinabi sa atin lahat, ba, lahat ay yes sir. Bali wala pang, na iwanan kahit wala, sa... pero may mga konting problema dun sa Santa Maria. Dahil may nagre-reklamo na particular na problema yun. Yung parang pinipinding daw nung tagahawak or yung parang coordinators ng campuses doon. Pero nung bago nagpan yung April 5, yung nagpista ng Ojonga, nag-inform na rin yung estudyante na okay na rin job. Bali lahat si Rawi is naibigay yung 6,000, bali dalawang semestre no 2016-2017. Kaya nagpapasalamat sila kay, syempre kay Ma'am Trina, dahil si Ma'am Trina yung kung hindi kay Ma'am Trina, kahit si Ma'am Trina hindi nagawan sa provincial capital, siya pa rin yung nag-asikaso. Kaya may nakagraduate. Yung iba nga, majority doon sa PGSP is cum laude pa si Rawi sa main campus. May kakilala ako. Oo, kamag-anak ko pa. Oy, tumakas sa mata kan duyong pala ha. Happy listening sa mga masakpay family din Gonzales. Okay. So may konting oras pa po tayo no sa ating po mga kababayan at bigyan lang natin ng pansin ito po isang problema no na medyo hindi po natin ito pala nagpasin. Ito po ay tungkol po sa issue ano ng mga issue na patalo ng lupa. Kung yun po mapapansin ng araw, matagal na po natin tinatalakay ito dito no. At dahil nga po medyo sa tagal po ng delay, ngayon po nagkaroon po ng kunting update sa pagpapaloop natin. Ito po yung mga agrarian reform beneficiary dyan po sa Barangay Amatong, no? Kasama natin dito, no? Si kasamang Billy Galagira para po bigyan tayo ng update. So, Billy, bati ka po na. Sa kasamang kami, magandang umaga po sa lahat po ng pinapakinig ng radio natin, 101.20 FM. Lalo din po sa masugid na tagapakinig po ng programa Matanang Bayan. Kasama kami, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin, Kapili. Para po sa kalaman natin mga naikinig, ano, mayroon na pong order ang Central Office, ano, yung DAR Central Office. Particular, ano, mula po ito sa Office of the Secretary, sa kanila pong mga official dyan. Mayroon na pong order dito po sa pamunuan ng Provincial Agrarian Reform Program Officer. Ito po yung PARO, ano, ng DAR Provincial Office dito po sa Romblon. Ang nakalagay po dito sa endorsement, ano? First, ito po ang endorsement nila na may pitsa pong April 4, 2017. Background po nito ay nag-update, nag-petition po ito mga beneficiary, no? ARC beneficiary sa pamuno nga po ni Kabili Galangira. At nagkaroon po sila ng kaso, 2006 pa yan, ano? Nagsima yung kanila pong pagigibaka. At sa awa po ng Diyos, nagkaroon po ng bunga.
at nanalo po sila doon sa kanila pong division. Ngunit nagkaroon po ng tinding ito dahil nagpalit niya ang gobyerno. Nagpalit ng gobyerno, palit niya ng mga sekretary. Ngayon po, ang sekretary ng Department of Agrarian Reform ay wala pong iba kundi si Mariano, Rafael Mariano, no? Isa pong tunay na nagigibaka para po sa mga mamamayan, sa ating mga kababayan na wala pong lupa. So, ang nangyari po, nagkaroon na po ng order na pina-implement na po yung decision na pinababaliwala na po, no? Ang dati pong inisyo ng mga FLOA title dito po sa estate ni Asturias, no? Sipa Asturias, dito po sa Barangay Amato, at pinapainisyo, pinapakansila na yung mga inisyo dahil nagkaroon po ng irregularity yun pong ginawa pong panila identify ng mga beneficiaries. Ang nangyari, ang binigyan po ng mga FLOA ay ang hindi naman talaga actual na nakatira doon sa lugar. So ngayon, mayroon pong order, ano? Ito pong order, babasahin na natin ng konti. Request for the implementation of the resolution ALI case number RO1700-0038-07 RO1700-0039-07 issued by the Regional Director Erlinda Pearl Armada dated November 4, 2008 pa and interlocutory order ALI A-9999-04-MS-136-08 sabihin, April 2008 pa to. Issued by then Undersecretary Anthony Parungaw dated January 4, 2014 entitled Villamol et Galagira et al. Petitioner Appellant versus Rey Asturias et al. Respondent Appellant. Ang order po, no? Ito po, this office is referring to you the following documents. This office requests the following actions from your end. So yun po, no? Firmado po siya ni Luz J. Perez, Head Executive Assistant Office of the Secretary. So hindi kami, kina-implementa na itong kabili. At ang gagawin mo na lang, monitorin mo na lang ito, follow-upin mo lang dyan sa opisina ng DAR, nung pumunta, anong nangyari? Ang malungkot lang po dyan kasama nga, Vito. Bagamat po, hindi po ako nang ganda, hindi ka kay Paris lang po, na dapat sila. Sila po ang makipag-communicate sa akin, pero ako po mismo ang nagtungo sa... Puntahan mo na lang para kasi baka nalilimutan nila. Pero ang malungkot po dyan, anong binanggit ni sa legal office. Sa legal office. Po, si Jaime Mendoza, malungkot lang po dyan. Hindi, sabi niya, hindi para order yan. So, ibig sabihin, para hindi nila na-implement yan, kasi yun ang pagkabanggit niya sa akin, hindi para order. Gusto talaga ang orderan. I-endorse talaga sa kanila na implement. So, malungkot po sa amin yan. Supposed to be, itong opisina po ng DAR ay inyong kampi ito. Kasi siyempre, dahil kayo po yung mga beneficiary, dapat kayo po ang... yun po sana po, dapat. Kaya nga po nang tanong sa akin dito sa Central Office, sino ba ang inyong lawyer dito? Hugado, sabi ko, wala po kaming lawyer dito. Ay, paano daw nangyari na nagkaroon po ng ganun na laban na may... Sabi ko, imbis pa siya ang lawyer po dapat, hindi po ba ang... dito po sa legal division, pero ang nangyari po doon po sa kalaban na naging lawyer, paano daw nangyari yan? Kaya pala meron ang sistema ng inyo po pag-ibaka, tumagal. So, yun po ang nangyari niyan. So, dito sa ngayon, parang hindi pa rin nila ma-implement kasi yun ang tanong nila. Wala pa raw silang dokumento na hawak at lahat yung mga order, wala pa raw silang hawak. Sabi ko, meron naman ako hawak, pero humingi sila, pero hindi ko nirequest nila sa atin at pwede yan. Sabi ko merong doc number yan. Mayroon okay. Record yan. Parang ganito ang nangyari niya, kabili, no? Bigyan kasi na isang katulad halimbawa niya na nangyari dito sa bayan ng Loob. Ha? Opo. Mayroon po doon kaso kami ng mga mangingisda. So yung ginaso po namin, laban po kami sa munisipyo, no? Nagsapak po ng reklamo at kami po, kami po ay sinampahan ng kaso ng munisipyo ng bayan ng Loob. Dahil na nagkaroon na kami ng illegal fishing, gano'n. Pero nung on the course of the proceeding, sa kaso po, nanalo po kami. Dahil napatunayan naman na talagang hindi naman kami nagbabayulate at harassment lang ang nangyari sa amin. Pero ang masaklap po nito, may order na nga ang korte, no, na dismiss na yung kaso. Ngayon, dahil kinukuha na namin yung aming mga kinumpiskang gamit. Siyempre, dahil wala na nga kami kaso eh. Ang katwira namin, siyempre, may iisda uli kami. Alam mo kung ano ang sinasabi ng mga opisyal, ha? Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Masakit banggitin ang pangalan, eh.
susuka ako. Ano sabi niya? Hindi naman kayo pa pwede mag-isda dahil hindi naman sinabi daw sa desisyon na pwede na kayo mag-isda. Ganon? Isipin mo yan, ha? Dahil hindi daw nakalagay sa desisyon na pwede na kayo mag-isda, hindi pa rin kayo pwede mag-isda. Ay pambihira. Kaya nga po, kasama mo. Parang katulad yan dito sa sinasabi mo. Dahil hindi naman in-order na gawin nila ito, hindi nila gagawin. Kaya nga po, ang tanong ko dyan, anong gagawin nila dyan sa endorsement na yan? Yan po ang tanong ko sa kanila. Ganun ang mga katwiran. Gusto talaga kasi na isubok sa kanila ang kanilang gagawin. Parang ganun ang dating eh. Ito parang ganun ang dating, ano? Na isubok talaga sa bunganga nila ang kanilang gagawin. In like manner, katulad ganun nangyari sa amin sa Luok na dahil hindi nakalagay sa decision, imagine, dismiss. Ibig sabihin na dismiss ang kaso. Wala kayong kaso. Therefore, it follows na pwede ka na mangista. Wala kang kaso eh. Pero ang sabi niya, ay wala namang sinasabi niya na pwede na kayo mangista. Parang hindi na kainom ng pintanil siguro yun. No? Kaya gano'n kaya sinasabi. So, kaya kasama kami, marami pong nagpunto kami sa sagot ng sa legal po. Sa ganun po, marami pong petitioner na nalungkot. Umaasa po kasi sila na sa ganun po, sa lahat po ng aming pong pakibaba, dumaan po sa tamang proseso. Marami pong pinagdaanan at sa final na po siguro ng decision ni hinihintay po nila, yun po ang inasahan nila na ma-provide na sa kanila yung tamang decision. Pero medyo malungkot lang po. Malungkot talaga ang kapili. Pero sige lang, hindi naman ang hulugan na tapos na buhay. Ang importante niya, paluapin mo ng paluapin. Siguro po. Ganun na lang. Anyway, tututukan natin yan. Susubaybayan natin yan ang update ng problema niya. Okay, medyo nagkatapos tayo ng oras. Kadyobi, may mga concern ka pa dyan. So, ihabon na lang natin ito yung panawagan po mula sa Hong Kong. Ito po ay mula kay Ma'am Jim Garcia, nurse ito po ng Oriental Mindoro. Ito pong message is galing kay Philippa Francisco Garcia. Ako po si Philippa Francisco Garcia, kapatid ni Lolita and Yulita, anak ni Iluminado Garcia. Mahigit 40 years na pong nahanap ang aking nawawalang kapatid na sina Leonora at Bernardo Garcia na Tagaluok Romblon sa Maysitcho Lumbya, Barangay Limansur. Itinakas po sila ng aming ama kaya't hanggang ngayon ay wala po kaming balita tungkol sa kanila. Kung sino man po ang nakakakilala or may impormasyon tungkol sa kanilang panawagan po ay paki-message po or paki-text sa 09106 0910 991177. Salamat po. Sana po ay matulungan mo po kami. Gusto ko po kasi matulungan nanay ko sapagkat sobra na po silang nangungulila sa mga kapatid niya. Patanda na po ang aming ina. Pero may update po tayo dito sa Awe. Yung po ay nakita na dyan, may communication na po pula sa bayan po ng Luok sa may Sitcho Lumbya, Barangay Limansur. Pero itong si Ma'am Jim Garcia Narciso po, total nakarating po tayo sa party po ng Mindoro. Dyan po sa Mansalay ay kung sino man po yung nakakakilala kay Bernardo Garcia. Ito po ay yung kapatid ni Leonora na dito sa may Sitcho Lumbya. Na kung maaari po ay makipag-ugnayan kayo kay Ma'am Jim Garcia Narciso po na ngayon ay dyan po sa Hong Kong. Kay Ma'am Jim Garcia po, happy viewing. Ayun, happy viewing public here. Public service no? Kay po kasamang, ng Mata ng Bayan no, program. Kaya kasamang mayal sa Pabula, no? Happy viewing. Marikoy. At malapit-lapit na yung ating Sunflower Festival. So sa ating po mga nanood sa Facebook Live at sa ating po mga nakinig at nanood din syempre sa live streaming natin, maraming salamat po sa inyo. At sa sunod po natin pong talakay, no? Gagandahan po natin. Kailangan nating magkaroon tayo, ayan po ninyo, no? Yung ating pong sound. Ay wala po tayo ng headset, no? Siglaan na mo po. Anyway, ayusin po natin yan. Unti-unti lang po, no? Kasi marami po pa tayong dapat ayusin. Kami po ay aminado naman. Nakulang pa po yung ating mga equipment kanina. Maraming salamat po sa inyo. At bago po tayo magtapos, muli ko pong iiwan sa inyo ito pong magandang quotation. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Siyempre pa, mula po yan kay Mark Twain. So sa lahat pa rin po ng aming mga Facebook viewers, maraming salamat po sa inyo.
At sa lahat ng mga nagpaabot ng kalamitsahe, hindi ko na po mababasa sa dami po ano, mauubusan po tayo ng oras. At sa lahat-lahat, abangan niyo po kami sa sunod po nating pagtalakay. Muli, ito po ang inyong likod, Awe Eramis na lagi nagsasabi. Diyos mabalos sa inyong gabos. Lord, kayo na po ang bahala.